Oh, mayong aga mga buntag mga hinday. Good morning sa atong tanan. Adi na naman ang inyong mananglis, midi na nagsasabing mayong adlaw. Mga mas batinyo, mga Philippines. Mga Amerikano. Basta good morning sa ito nan mga pitaday unang timpla kong kape kay si Father Earth, tapos na magkape ako na lang ang magkakape ayan o oh, tapos dalawang pandesal, chicken pandesal ito ng Julie's. Kain muna tayo, kape muna tayo, nahatig ko na si Jairus dyan sa school. Kaya habang naliligo si Ate Jade, magbroblog-vlog muna ako kasi kailangan kong mag-upload mamaya ng kuan. Alam nyo, Friday na ngayon, ang bilis ng araw. Ang bilis ng araw talaga, ano? Tuna, Lunes, ngayon, Biyernes na. Ang bilis ng araw, maya-maya, December na, Pasko na. Uy, alam nyo, kagabi may nag-chat sa akin. Tatanong kung may love life daw ako. Meron akong love life, mga bish. Yung aking love life, di ko nababanggitin ang pangalan kasi kaya naman kanrad. Pero, kuan ba? May love life naman ako mga bish. Limang taon na nga kami. Umuusok talaga yung kape, oh. Yan, umuusok talaga yung kape sa umaga. Umagang mainit-init ang kape. May love life naman ako bish. Uy, sabi niya, pwede bang ako na lang ang magmaligaw sa inyo? Pwede bang ako na lang ang love of my life ng buhay mo? Sus ko po. Isang kurang naman nga tayo. Tapos mag-love of my life. Climb yun. Para naman nakaka... Alay niya kay Brad. Uy, ang aking love life, siman man yun si Brad. Nasa bar ko siya ngayon. Hindi man taon na kami ni Brad. Tagal na namin na long distance LDR kami. May love life ang manang yun. Diyos ko naman, ang manang yun pa ang mawala ng love life. Tagal na kami ni Brad. 6 years na kami sa birthday ng anak niya sa susunod na taon. Inom ta kape, uy. Minit-init pa tong kape. Tusok na mata ko sang kutsara ba? Buta na to si Manang. Wala na kayong Manang. Si Manang Inday Lissus. Ito ba? Uy, greatest. Baka naman greatest talaga itong inaano namin, no? Inakape namin mula noon hanggang ngayon. Kaya si Father Earth tapos na magkape ko na lang. Plano ko maiyan siya i-vlog kaya para ma-document ko ba yung kaya pag mawala na siya sa Mother Earth ba? Siyempre, pag wala na ba tayong ano, pag wala na ating mga mahal sa buhay, di ba? Alaala mo na lang kahit may video na lang, sa video na makita mo lang sana si Father Earth. Pero sa kanya lang, okay. Kaya ang tanong kung may love life daw ako, meron naman akong love life. Kaya naman greatest. joke lang gano'n. Si aking, ang aking best friend na si Ate Jay, takal maligo. Kaya sabi ko, pwede bang mag-video muna yung sarili ko kung nagkakape ako. Ito, Julie's pandesal, ano to yung chicken roll. Talaga ng Julie's. Uy, baka naman Julie's. Baka naman Julie's. Tingin mo kami ng ano, tinapay. May bago kasi sila dito malapit sa amin sa may nursery. Hindi naman ini-advertise, hindi naman niya ako kilala. Yung taga-Julie's, kaya lang natuwa lang ako kasi masarap yung tinapay nila dyan. Kahit tig-size ang isa, okay lang. Ganyan kasi masarap. Size. Tsaka yung ube roll nila masarap. Masarap yung ube roll nila. Dito lang talaga ako sa maliit namin kusina. Tingnan mo. Paano-ano lang ba ako sa namin? Parurul lang ba ako sa amin? Grabe ang tubig ngayon. Naitim pa sa akin ang kulay. Diyan sa kabila, walang tubig dyan. Nanak mo? Walang tubig dyan sa kabila kasi itong apartment namin, hindi ka makabantay ng tubig, sure na wala kang tubig. Kaya kailangan, madaling araw, bantayan muna. Kaya alam mo naman ang mga water district namin dito. Medyo
medyo nag-abra ka ng braba. Ganyan talaga. Ganyan talaga yung sabi ko. Siya, medyo. May timpa sa akin yung kulay ng tubig ngayon. Ay, grabe. Ano na nga, be? Yung kahapon niya tayo na pumunta ako dun sa kuwan. Kala ko, kung may disgrasya dyan sa nursery, daming pulis. Ano naman ba ito? Yung pala, mga trainee pala yan, kaya maraming pulis. Dito sa may langba, papunta dun sa may Ibingay, sa may kuwan. Nagpapunta dun sa park, sabi ko na, pulis ngayon. Yung pala, mga trainee pala, marami talaga taga-Masbate na magpupulis kasi alam mo naman, malaking sahod ng pulis, kaya doon nala sila sa criminology na course. Marami taga-Masbate na talaga marami, pati babae, marami talagang gusto magkumuha ng police woman. Parang hindi naman ito mga rebelde sila, pero talagang gusto nila mag-pulis. Sarap talaga ng kape, no? Mainit-init pa yung kape, kaya naglaga ko dyan ng tubig, kaya nalaga ko. Sa mga nanood sa aking vlog, si Bikay, dyan sa Canada, shout nga kung nakita, be? Dyan sa Canada, nanonood siya ng vlog ko, tawa daw siya ng tawa. Bikay, ingat ka dyan, Bikay. Yung ano ko siya, yung sister-in-law ko siya nung sa ex-husband ko naman. Pero, okay, mga tita ba ng aking mga anak? Nasa Canada siya, kasama niya yung dalawa niyang anak, si Keo tsaka si Junjun. Ingat kayo dyan, mga kuya ha. Ingatan niyo yung mama niyo kasi iisa lang yan. Wala na kayong papa, nag-iisa lang yan. Shout out ang Sia family sa Canada. Tsaka si Maribik, si Bikay. Guhildi yan siya, tapos Sia, tapos wala pa naman siya, di pa man siya mag-aasawa. Wala pa naman siya plano sa mga ganyan kasi dalawa yung boys niya. Kailangan una muna yung boys bago yung nanay. Pero may love life masiguro siya. Hindi natin alam, ay, joke lang. Pero basta kay ganun nga sa Canada sila. Shout out ko lang sila kasi, ano ba, hirap yung single mom. Intindihan ko naman yung sitwasyon niya. Tsaka din si Irene Sato sa Japan. Yung mga hipog ko kay mga yaman niya sila. Sa Japan, yung si Kate, tsaka si Kaori, tsaka yung isang bunso niya, nakalimutan ko yung pangalan, Sato, tsaka Uta, ang apelyido nila. Sa Japan naman sila, yung mga hipog, mga mayaman sila, mga maputi na mga mistisa yan sila. Tapos yung aking pamangkin ng Saligaspi naman yung isa, si Charm. Charm siya, subscribe nyo naman ako ng channel. So happy, para naman magkaroon naman si Manang ng ano na, future ba? Ay, future yung manang mo. Oh, walay mo ba? Ito. Jokes ko lang to, pero joke, charot lang, pero nakakaalis ito ng ano, ng buryong sa buhay. Pag ito ay napanood mo, maalis yung buryong sa buhay. Kasi good vibes lang tayo dyan. Alam nyo, ang mahal ng bugas, ha? Yung mga tatay dyan ng mga tatamad-tamad, magsipag kayo pagtrabaho kasi mahal ang bigas. So, 52. Kaya nga sabi ko nga, kung pwede lang talaga. Kaya lang, yung NFA naman, mura nga, pero may, hindi mo naman maano, kung may sakit ka sa sikmura, yung may mga gastroenteritis katulad ko, hindi ako pwede sa NFA na bigas. Sa sakit lalo yung chan ko. Yan mo, yung grabe na yung balita sa pati yung balita tuloy dyan sa TV, para na akong ano, yun na nga mga bitch. Yung isa ko sabi, yung isang applicant sabi sa akin, scam daw yung ano ko. Yung sinasabi ko, yung agency namin sa gitsang ko. Uy, hindi kami scam. Grabe ka naman. Hindi kami scam, uy. Hindi pwede magiging scam yung ano, Gitme dahil witness ang aking mga applicant na nasa Hong Kong. Marami akong mga applicant sa Hong Kong na sa panahon ng pandemic, doon sila nag-apply ng akala nila walang pag-asa. Pero ngayon, nandun sila, sumasahod sila ng 32K. Uy, yung ikaw na nagsabi sa akin ng scam, Diyos ko po. God bless sa you, besh. Pag nakapunta ka sa ibang agency na ang magagastos mo ay 45,000, malala mo talaga si Manang Lisa na, uy, grabe pala yun si ate. Kasi sa amin, nasa 27K lang, ikaw mismo hawak ng pera mo, tapos magbabayad ka doon mismo sa ano, ikaw mismo may resibo ka, may ano, walang scam dito. Hindi naman ako namimilit ng applicant, kahit ngayon Dubai ko, di ako namimilit, may paalis nga akong Dubai eh. Pero, kalma ka lang dyan, besh. Binilin.
yung shoutout ko daw. Ako, basta lang ko yung aking mga applicant. Kasi alam mo, yan ang nagbigay sa akin ng komisyon ng mga panahon ng pandemic na wala akong pera. Oo. Tapos nagtitinda ako. Baka akala nyo, di jewelry ako. Nagtitinda kami, nag-uunayin, uy, i-like na naman yung G-Jewels ng anak ko sa FB. Nag-online, ano yan? May DTI kami, besh? Oo, hindi. Legit itong aming, naka-DTI kami. Ay, yung online shop ng aking anak to. Dita ko sa inyo, naka-DTI yan, oh. Legit kami, oh. Tapos ang anak ko, dyan nagtatrabaho sa bangko. Kaya legit na gawa ng anak ko. Ayan, baga, oh. Kita sa inyo, G-Jewels. Kita nyo, ayan, oh. Oo, yan, oh. Legit yan, naka-DTI pa yan, oh. Ay, sinasabi ko, i-like nyo naman yung G-Jewels ng anak ko, online shop siya. Kasi hindi pa kami malaki ang hula ng aking anak eh. Kunti-kunti pa lang yun. Hindi pa malaki yung ano. Kunti-kunti pa lang yung kanyang puhunan dito. Pero marami na nasold. Marami na. Tapos itong mga ano ko, kung gusto nyo ng hikaw, kwintas, sing-sing, ito mga paninda namin ito. Inacharot-charot ko lang, inaksesoris ko. Para ma-introduce ko naman yung J.J. Welsh online shop ng aking magandang dalaga ni Jade. Legit naman kami. Ay, ako, number one, ayaw ko. Kaaway ko yung ano, yung ayaw ko ng mga illegal na yun. Hindi tayo dyan. Doon tayo sa legit para wala namang scam. Habang hinihintay ko si Jade kasi papasok sa trabaho, inahatid ko yan siya. Hindi naman yan siya kakain kasi tigdalawa kaming chicken roll na tinapay. Tinapay na lang yung kanyang baon. Almusal niya yan. Hindi ito mahilig kumain ng almusal na anak ko. Pero kami ni Papa, kami ni Father Earth ko, kakape kami tapos tinapay sa umaga. Mamaya ako naiisipin kung ano yung amin, kung ano yung ulam namin mamaya. Naku, sabi ko sa inyo, mawala na ang lahat. Huwag lang talaga yung kape. Kape is life. Kape is life. Mga pitayo dahil ito. Mga pitayo kay lamig na ang panahon ngayon. Malapit na December. Malapit na mag-Christmas. Ano'y regalo nyo sa akin? Baka naman maalala nyo si Manang Liz. Gawin nyo naman ang kahit puan. Kahit itang bilalang tinapay ba? Joke lang. Sarap talaga nitong sugar doon nila. Eh, Julius, baka naman. Uyaga ko talaga ako ng bibili dyan kasi masarap talaga naman nila. Yun na nga, bes. Nagpunta kami ng aking pamanggin sa kay Ukay. Grabe, kamahal. Pati ang Ukay dito sa amin. Pag bagong bukas, bumili ako ng dalawang shirt. 120 isa. Pero tinagaan kong bilhin. Alam niyo kung bakit ko binili yung shirt ng anak ko, ni Jairos, kasi magagamit niya yung dalawang shirt na ano, kapa. 120 ang isa. Tapos yung isa naman, hyper. Mga branded na shirt. Yung sa Ukay talaga na hindi mo mabili kung ano, mga maayos pa. 120 ang isa. 120 isa, pero binili ko pa rin. Binili kasi mahirap nga kumuha ng ano. Mahirap nga magkuan. Ay, hindi ko na lang ipakita. Uy, hindi ko na lang ipakita yung shirt. Kaya nagbibihis si Ate Jerry kung sa kwarto. 120 ang isa. Hindi talaga ako pinaano kahit magkuklose na yung kayo kaya. Sabi ko, sige naman, ti. Uy, 100 na lang ito kasi mahal na ito. Saan? Hindi, te, kasi bagong bukas yan. Nakita mo nga, kuyunot pa. Pero binili ko pa rin kasi gagamitin ng anak ko kasi may tournament na naman sila sa soccer, football, sa kasi soccer player tong aking bunso. Meron naman silang tournament sa Batangas. Nung kanan, dalawang beses silang champion, sunod-sunod. Tuwa talaga ako kasi nanonood kami ni Jade. Yung laban nila ba dyan sa ano, sa grandstand? Ay, naku, matuwa ka talaga kasi galing ng anak mo. Ano? Sipa. Kaya hindi ko na to awayin ng aking bunso kasi baka bukas makalawa ako na yung sisipa. Bunso. Kaling niya sa soccer. Sa bagay, din ako magtataka kasi 4 years
5 years na siya nag-training ng sarin. Kahit pandemic yan, araw-araw na nasa ano yan. Nasa grandstand na mahingi ng 20. Mapahingi namang 20, pamasahe ko papunta. Means, pinapaiyak ko pa yan noon. Kasi gusto ko tumigil ka na nga. Kasi masakit sa paa. May pandemic. Hindi talaga tumigil. Hindi talaga, pinapaiyak ko nga yan dati. Kaya hindi ko binibigyan ng 20. Sabi ko, may pandemic, mag-COVID ka. Hindi talaga tumigil talaga. Kaya nakita ko yung passion nitong aking bunso sa akin. Kaya mga anak nyo dyan na maliit pa, pagsakirin nyo yan. Pasipain nyo na pasipain dyan sa school. Para hindi sila, ang focus nila, hindi mapukos sa bisyo. Mapukos ang isip at mindset nila sa sports. Tinan mo yung panlaban itong aking anak sa soccer. Yung mga team niyan, magagaling. Yan si Chabi, si Nelson, si Bakulod. Marami yan sila, marami. Isang team yan sila, shout out kay Sir. Coach nila si Sir Spares. Siya yung bagong coach nila ngayon ng junior high na sila. Ang galing, sunod-sunod nag-champion. Tuwa naman ang nanay. Alam mo, natatawa ako doon sa grandstand nung naglaban. Nanood kami ni Jesus. Panaysipa ako, nakakahiya siguro kung may mag-video sa akin. Sure na ako. Ako na yung nanay na nagsipa-sipa doon sa grandstand. May nakita ko yung picture, kalaban nila yung Iriga. Diyos niyo, nakita ko yung aking picture. Nakataas yung paa ko, nakasipa. Natatawa ko dito sa anak. Sabi ng anak ko, mama naman, kaya ka naman manuuna. Wala kayo sasama sa akin kasi baka sigaw ka ng sigaw dun. Hindi, sabi ko, sasama ako sa Batangas kay para ibidyohan kita, takara makita dun. Sabi niya, nakita na ako sa TV. Kasi nag-ano na yan sila sa sports balita ni ano ni yun sa ABS-CBN. Nakita na yan sila. Galing talaga yung anak ko. Hindi lang ang anak ko. Team kasi sila. Magagaling din yung mga keeper nila tsaka yung mga panlaban nila. Pero isa ang anak ko dun sa magagaling. Ay, talaga. Hindi ko siya pwedeng sabihin hindi. Dahil siya ang last na nagkikik na nagpapanalo lagi sa ano. Sa team nila sa soccer. Sana. Ang dalangin ko nga na sana makakuha siya ng scholarship babalang araw. Makatulong yun sa kanya. Kasi mabait itong aking anak. Hindi ito yung bata na labas. Ayang pipilitin mo siyang lumabas pag naka-stay yan sa bahay, ang hawak cellphone, laro ng laro. Eh, wala kang mapapala dyan. Nako! Kaya sasabihin ko naman tamad. Aba, nagkakape ako. Pinaginong kape. Natutumutuyo yung grapo namin. Alam mo naman na kasing itim ang tubig. Ngayon, dahil pag umuulan dito sa amin, asahan mo yung tubig, kasing itim ko. O kasing itim ko yun. Minsan talaga yung mga sinasabi ko, para walang kwenta. Pero, panoorin nyo kasi, matutuwa talaga ko sa inyo. I-subscribe nyo naman yung aking channel, yung YouTube channel ko. Alam nyo, malaking ano to. Alam nyo ba kung pag dumating yung panahon na mamonetize na yung ano ko, gusto kong makatulong din. Katulad ng ibang ginagawa nila na, sabi ko kasi parang nanay na nga ako, gusto ko din makatulong sa iba na walang-wala. Marami akong kabataan dyan na gusto bigyan, tulungan. Kaya alam, wala na akong pera ngayon kasi hindi na ako, wala na akong sahod, wala akong trabaho. Nahiya na ako kay Jid manghingi. Eh. Kasi inihingi ko sa kanya, ulam pang ulam. ulam kasi atira ko siya ng lunch. Kawawa naman siya kung wala niyang ulam. Kaya yun lang talaga yung hinihingi yung budget sa kami. Pero ngayon naman ay, hindi dito naman sa amin sa probinsya, hindi naman kamahalan masyado yung ano, mga bilihin. Mahal nga yung bigas. Hindi ka bababa yung bigas? Oo. Ay, sabi ko sa inyo. Pero masaya naman ako kasi nandito ako sa bahay. Kahit nandito ako, may tuta naman kami. Ayan, masaya naman. Yun nga mga bish, sasabihin mo ako.